Habang paulit-ulit itong sinasambit ni Manong Buti, dahan-dahan naman niyang hinahayaan ang kanyang sarili. Ang tanging nagawa na lamang niya noon ay ang sumabay sa agos ng tubig papailalim. Bagaman nagnanais pa ang kanyang isipang mabuhay, tuluyan namang sumuko ang kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, dahan-dahan nangang kumakawala ang kanyang ulirat sa buong katawan. Maya-maya pa, tuluyan nangang nandilim ang kanyang paningin at kasabay nito ang pagpikit ng kanyang dalawang mata. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naguluhan noon si Manong Buti nang mapansin niya ang kanyang banayad na paghinga. Labis siya noong nagtataka sa kadahilan ng ang buong akala niya, nakalubog na siya sa pinakailalim ng lawa. Dala ng kanyang kuryosidad, buong tapang niya noong iminulat ang kanyang dalawang mata upang masilayan ang buong paligid. Pagmulat niya, doon sumambulat sa kanya na nakalutang lang pala siya sa ibabaw ng tubig at hindi talaga tuluyang lumubog. Dahil sa kanyang mga nasilayan noon, dahan-dahan naman niyang itinayo ang kanyang sarili upang tantsahin ang lalim ng lugar. Manong Buti, ayos lang ho ba kayo? Bungad na tanong ni Bitang. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inalalayan ng bahagya para lamang makatayo sa lawa. Habang nasa kasagsaga na sila noon ng paglalakad pabalik sa kinaroroonan nila Manong Armando, patuloy pa rin noong naguguluhan at hindi makapagsalita si Manong Buti. Sa paglapit niya sa mga antingero, doon ipinaliwanag sa kanya ang mga totoong nangyari. Iho, mabuti naman at nagawa mong makalabas sa ilusyong ginawa ng gabay ng mutya. Hindi biro ang katapangan mong ipinakita sa diwata, kung kaya't nagawa mong mapanghawakan ang kanyang kapangyarihan. Gamitin mo ng maigi sa kabutihan yan, dahil yan ang iyong susi para maging isang dalubhasa sa iyong larangan. Wika ni Manong Armando. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, napatingin lang naman siya sa kanyang maestro habang patuloy na ikinakalma ang kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, muli nang nag-umpisang umusad ang kanilang grupo patungo sa kabilang lugar kung saan nais kunin ni Bitang ang kanyang proteksyon sa katawan. Bagaman walang nakakaalam noon sa nais kunin ni Bitang, marami ng haka-hakang umiikot sa bawat isipan ng mga antingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon nila nakita ang isang daang patungo sa looban ng isang yungib. Napakasukal ng daang yon sa kadahilan ng kokonti pa lamang ang mga taong nakakarating sa lugar na yon. Pagdating nila doon, bumungad sa kanila ang isang napakagandang bukana ng kuweba kung saan napakaraming nagsisilaylayang ugat ng puno. Walang takot naman nilang pinasok ang lugar, mahanap lamang ang biyayang pinakaninanais ni Bitang. Kahit napakadilim noon sa loob, hindi nakaramdam ng kahit na anong takot ang kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-usad, bigla naman sila noong natigilan nang makarinig sila ng mga huni ng mga ahas na dahan-dahang binabalot ang buong paligid. Bitang, kung mutya ng ahas ang iyong pakay, abay mag-iingat ka. Lahat ng hayop sa lugar na ito, paniguradong mapanganib dahil sa lasong kanilang nakuha sa mutya. Ang payo ko sa iyo, lagyan mo ng benda ang iyong mga paa nang sa gayoy hindi ka matuklaw. Hindi susuot ang mga pangil nito na merong dalang panganib. Paalala ni Manong Armando. Nang marinig naman ni Bitang ang sinabi nito, ngumisi lang naman ito habang sumasagot ng, "Nakahanda na ako dyan, maestro. Ipaubayan nyo na lang ho sa akin ito." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong naglakad papalusong upang mapakiramdaman ng buong paligid.
Habang ginagawa niya ang bagay na yon, dahan-dahan namang gumagawa sila manong buti ng sulok upang masilayan ang lugar na kinaroroonan ng kanilang grupo. Makakatulong din yon kay Bitang para naman kahit papaano magkaroon siya ng gabay sa kanyang dinaraanan. Sa pagliyab ng sulo na ginawa nila manong buti, doon sumambulat sa kanilang mga paningin ang hindi mabilang na ahas na naroon sa lugar. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, kitang-kita nila ang pagtitipon ng mga hayop sa isang sulok na parabang meron itong bagay na pinoprotektahan sa lugar na yon. Nang masipat naman ni Bitang ang kinaroroonan ng mga ahas, buong tapang niya itong nilapitan upang magawa niyang masilayan ang isang natatanging ahas na nandoon sa lugar. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili, tanging rey ng ahas lamang ang maaaring magtaglay ng bertud ng uri nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nakita ang isang ahas na medyo may kalakihan sa lahat ng kauri nitong naroon. Ang labis pa noong nakakuha ng atensyon ni Bitang ay sa kabila ng kanyang paggambala sa pugad ng nilalang, nananatili pa rin itong nakapulupot sa kanyang katawan na parabang may mas importanteng bagay itong nais protektahan kesa sa peligro na maaaring daladala ng paglapit ng ibang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siya noong natigilan sa kanyang pag-usad nang marinig niya ang paghuni ng rey ng ahas. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman niya itong nilapitan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na yun na ang hudyat ng nilalang upang paatakihin ang kanyang mga kauri. Habang maingat na naglalakad noon si Bitang, ramdam na ramdam niya ang takot sa kanyang sarili. Bagaman alam niya kung papaano iwasan ang mga ahas, patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng takot dahil isang pagkakamali niya lang, maaaring katapusan na yon ng kanyang buhay. Wala din naman siya noong mahihingian ng tulong sa kadahilan ng maaaring mawala ang mutya ng ahas kung sakali mang tulungan siya ng mga kasama niyang antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga napatakbo ng napakabilis si Bitang nang masipat niya ang pagsugod ng hindi mabilang na mga ahas. Lahat ng mga nilalang na yon ay nagtataglay ng matinding lason na kayang paralisahin ang kanyang buong katawan bago pa man niya malapitan ang ahas na nagtataglay ng bertud ng kanilang uri. Maya-maya pa, doon na nga niya nagawang malapitan ang rey ng ahas at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang paghawak sa ulo nito upang kunin ang hiyas. Kisap mata lang naman noon ang pagitan nang tuluyang bumalot sa kanyang buong katawan ang hindi mabilang na mga nilalang. Walang haba siya nitong pinagkakagat hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya nagawa pang makagalaw sa lugar na kanyang kinaroroonan. Nang masipat naman ni Manong Buti ang mga nangyari, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito habang patuloy na nag-aalala para sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon naman siya noong lapitan ang mga ahas upang itaboy ito gamit-gamit ang kanilang ginawang sulok. Nang maramdaman naman ng pinunong antingero ang kanyang nais na gawin, bigla naman siya nitong tinitigan habang nagwiwi ka ng respeto para sa kakayahan ng iyong kaibigan. Kanina, hindi kanya tinulungan dahil naniniwala siya sa iyo. Ngayon, ito naman ang pagkakataon mo para magtiwala sa kanyang kakayahan. Tatagan mo ang loob mo, iho. Magagawang makaligtas ng kaibigan mo sa pagsubok na ito. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi ng antingero, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan sa kadahilan ng doon niya na pagtanto na tama ang sinabi nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, tinataga na lamang ni Manong Buti ang kanyang loob
habang patuloy na sinisipat ang lugar sa yungib kung saan naroon si Bitang. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila si Bitang na dahan-dahang umaahon sa kumpol ng ahas na nakapalibot sa kanyang katawan. Pagtitig nito sa kanila, agad naman itong napangisi habang nagwiwika ng, "Nakuha ko na!" Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tumayo at kasabay nito ang pagsipulasan ng mga ahas sa buong paligid. Paglapit nito sa kinaroroonan nila Manong Buti, mabilis na naman niyang ipinakita ang hiyas ng ahas habang nagwiwika ng, "Marami akong natanggap na tuklaw sa pagkuha nito. Sabihin ninyo mga maestro, may liligtas pa ba ang buhay ko?" Matapos nitong makapagsalita, agad naman siyang hinawakan ni Manong Armando upang matingnan ang buong katawan nito. Paghawak niya noon sa balikat ni Bitang, doon niya nakita ang iilang tuklaw ng ahas na halos namamagana dahil sa lasong nakapaloob roon. Nang masipat naman ito ni Manong Buti, halos hindi niya noon mapigilang mabahala gawa ng alam na alam niya na hindi basta-bastang lason ang kumapit sa katawan ni Bitang. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, agad namang lumapit sa kanila ang pinunong antingero upang magbigay linaw sa lahat ng kanilang katanungan. Ayon dito, normal nang magtaglay ng lason ng mga ahas ang sinumang taong nangangalaga ng hiyas sa kadahilanang isa yon sa mga proseso para makuha ito. Yon ang sumpang makukuha ng isang tao at magsisilbi ding kanyang kahinaan sa oras ng panganib. Dagdag pa ng pinunong antingero na kapag dumating sa puntong humiwalay ang hiyas ng ahas sa katawan ni Bitang, magiging sanhiyo ng kanyang kamatayan. Kakalat kasi ang lasong natutulog sa kanyang katawan dahil sa pagkalas ng bisa ng hiyas ng ahas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng pinunong antingero ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin upang kahit papaano'y magawa niyang mapangalagaan ang mutyang kanyang tangan. "Pakaingatan mong hindi mamatay ang mutyang yan. Tandaan mo, magmula sa araw na ito, diyan na nakabase ang iyong buhay. Huwag ka mabahala, malakas ang hiyas ng ahas. Marami itong abilidad na kayang gawin na hindi nagagawa ng ibang mutya." Wika ng pinunong antingero. Nang marinig naman ito ni Bitang, nanatili itong walang imik sa kadahilan ng patuloy pa rin niyang nararamdaman ang pagkirot ng sugat na kanyang nakuha sa mga ahas. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ng kanilang grupo na lumabas ng yungib upang puntahan ang panghuling mutyang nais makuha ni Miguel. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, nananatili namang tahimik ang kanilang grupo. Hinayaan nilang si Miguel noon ang mamuno kung saan sila daraan, gawa ng ito ang nakakaalam ng eksaktong kinaroroonan ng kanyang mutya. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang palayan na kung saan merong nakatubong puno ng talisay. Sa puntong yon, agad namang napagtanto nila Manong Buti na maaaring ang mutya ng talisay ang nais makuha ni Miguel. Nagustuhan naman noon ng mga antingero ang mutyang nais nito sa kadahilan ng alam nilang nagbibigay ng napakakunat na kabal ang mutya ng talisay. Mahalaga ang ganong mutya para sa kanilang grupo, gawa ng yon ang magsisilbi nilang tangke sa digmaang magaganap. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalapit sa puno ng talisay. Pagsilay nila sa punong yon, agad naman nilang nasipat ang napakalakas na ipu-ipong bumabalot sa paligid na parabang nagsisilbi yung harang sa sino mang taong magagawi doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad naman nilang nasipat si Miguel
na dahan-dahang lumalapit sa puno. Hinayaan lang naman ito ng kanilang grupo gawa ng pagkakataon niya na ito para maipakita ang kanyang kahusayan pagdating sa pangunguha ng mutya. Maestro, paano naman humalalagpasan ni Miguel ang ipo-ipo? Gayong napakalakas nito. Wala ho bang ibang paraan para magawa natin siyang tulungan? Wika ni Manong Puti. Hayaan mo siya, iho. Kung ano man ang kanyang gagawin sa pagkuha ng mutya, diskarte niya na yon. Kung ako sa'yo, maupo ka na lang at pagmasdan ang gagawing pagtatanghal ni Miguel. Alam mo, sa lahat ng mutyang nakuha niyo, kay Miguel ang pinakamahirap sa lahat. Wala pa akong kilalang taong nangangalaga ng mutya ng talisay, maliban sa ama kong na mayapa. Sagot naman ni Manong Armando. Matapos nitong makapagsalita, mas lalo pang nabahala si Manong Buti dahil sa sinabi ng kanilang maestro. Ilang minuto pa ang lumipas, nabaling naman ang kanyang paningin kay Miguel nang masipat niya itong pumasok sa loob ng ipo-ipo. Kahit napupunit na ang buong kasuotan nito, nananatili pa rin yung nakaapak sa lupa na parabang walang lakas ang hangin para siya ay tangayin. Ayon sa pinunong antingero na ang ganoong kaganapan ay isang hudyat na pinahihintulutan ng gabay ng mutya ang pagtatangkang pagpasok ni Miguel. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Manong Buti nang nagawa na nitong makapasok sa napakalakas na ipo-ipo. Kisap mata lang noon ang pagitan nang biglang maglaho na parang bula sa kanilang mga paningin si Miguel nang sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, wala na sila noong nagawa kundi ang maghintay sa pagbalik ng kanilang kaibigan. Panay din noon ang ginagawang pagpapanalangin ni Manong Buti upang magabayan si Miguel nang nasa itaas at ligtas na makabalik sa kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagulantang noon sila Manong Buti nang masipat nila ang ulo ni Miguel na lumitaw sa labas ng ipo-ipo. Punong-puno ng dugo ang bumbuna nito na parabang may kung anong pangyayaring hindi nito inaasahan. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang muli na naman itong hinugot papaloob ng kung anong nilalang. Matapos itong masilaya nila Manong Buti, tila ba mas lalo pa silang nag-alala para sa kalagayan ni Miguel. Ilang minuto din sila noong naghintay hanggang sa dumating ang pagkakataong nararamdaman na nila ang paghupa ng ipo-ipo sa paligid. Sa pagkawala nito, tuluyan namang nasipat nila ang kanilang kaibigan na nakaupo sa gilid ng puno ng talisay na duguan. Pilit nila yung kinakausap pero hindi nila ito nagagawang makausap ng tuwid. Wala namang nagawa noon ang kanilang grupo kundi ang hintaying makabalik ang dating diwa ni Miguel. Sa paglipas pa ng oras, napagpasyahan nilang bumalik na sa kanilang tahanan upang makapagnilay. Wala na sila noong ginawa kundi ang pakapitin ng husto sa kanilang mga katawan ng mutya. Binigyan din sila noon ng mga antingero ng 5 araw na palugit upang makabisa ang mga bago nilang abilidad na tinataglay. Dahil sa pagiging abala ng 3, hindi na nila namalayan ang bilis ng pagtakbo ng oras. Dahil sa tindi ng kanilang pagsasanay noon at pagdarasal, kung kaya't nagawa nilang mataglay ang iilan sa mga abilidad ng kanilang mutya sa napakaikling panahon. Pagsapit ng gabi ng 5 araw, doon na nga sila tinipon ng 8 antingero upang ipagtapat sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang grupo. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagkain, bigla na lamang natigilan sila Manong Buti nang marinig nilang magwika ang pinunong antingero ng "Sa ngayon, inaasahan kong nagawa niyo na ang inyong mga trabaho at responsibilidad. Hindi namin kayo ginambala sa loob ng 5 araw nang sa gayoy mas lalo niyong mapaghusaya ng pagsasanay. Subalit sa loob ng 5 araw na yan,
patuloy kaming nakikipaglaban sa mga demonyo nang hindi ninyo nalalaman. Napapanahon na para malaman nyo na natunto na tayo ng mga diablo. Magsipaghanda kayo sapagkat nalalapit na ang kanilang muling pagsalakay sa lugar na ito. Kasabay ng pag-uwika noon ng Antingero ay siya namang pagpaluhod ni Manong Armando sa tatlo upang mabasbasa na sila bilang bagong kaanib ng mga dakilang Antingero. Dali-dali naman noong lumuhod sila Manong Buti alinsunod sa nais ng kanilang maestro. Matapos nilang lumuhod sa harapan ng mga Antingero, doon na inumpisahan ng pinuno ang pag-uusal ng mga buhay na salita na kinakailangan para mabasbasa ng tatlo. Sa bawat pagrinig nila Manong Buti sa mga usal na yon, ramdam na ramdam nila ang pag-agos ng katapangan ng bawat Antingerong naroon. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa naman sila nitong pinatayo at dahan-dahang inabutan ng mga punyal na merong nakakamanghang mga disenyo. Mga Ginoo, tanggapin ninyo ang tatlong punyal na ito. Tanda ng ating pagiging magkapatid, hindi man sa dugo, bagkus ay sa larangang ating tinatahak. Saksi ang kalangitan ngayong gabi sa ating mga pangakong itataga sa banal na lupang ating ipinagtatanggol. Ngayong kabilang na kayo sa amin, inaasahan naming iisa ang ating gagampanang tungkulin. Wika ng pinunong Antingero. Matapos naman itong marinig nila Bitang, halos hindi nila mapigilan ang bugso ng kanilang damdamin dahil sa sobrang kasiyahan. Animoy sa puntong yon, mas lalo nilang naramdaman ang pag-unlad ng kanilang mga katawan at kaisipan. Matapos ang ritual na yon, doon na isinuot nila Manong Buti ang mga kasuotang kawangis ng sa Antingero upang maipakita sa mga nilalang na kaisa na sila ng mga dalubhasang nilalang na patuloy na pumoprotekta sa tinik ni Kristo. Sa paglalim panoon ng gabi, bigla namang natigilan ang kanilang grupo nang makarinig sila ng pag-alulungan ng mga aso sa paan na nito. Alam nilang yun na ang hudyat ng pagdating ng mga diablo, kung kaya't agad naman nilang kinuha ang kanilang mga sandata upang salubungin at lipulin ang mga ito. Matapos nila noong makapagkarga ng mga bakod at puder sa kanilang mga katawan, agad din naman nilang inihipan ng sumpa ang kanilang mga sundang. Nagkarga din noon sila Manong Buti ng mga baluting gawa sa usal, dagdag proteksyon na din para sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa noon ang lumipas, dali-dali namang bumaba ng bundok ang kanilang pangkat para salubungin ang hukbo ng mga demonyo. Iniwasan din nila noong mag-usap nang sa gayoy hindi nila matapakan ang anumang bagat at patibong na nakabaon sa lupa. Pagdating nila noon sa paana ng bundok, bumungad sa kanila ang limang demonyo na nasa kaanyuan ng mga itim na espiritu. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon habang patuloy na pinagmamasdan ang mga engkantong lobong nagbabantay sa pinakaunang hanay ng lugar. Matapos nilang masilayan ang mga nilalang na yon, buong tapang naman itong hinarap ng kanilang pangkat. Mukhang hindi yata marunong tumanggap ng pagkatalo ang inyong Panginoon. Sabihin ninyo, kahit anong gawin niya, wala siyang makukuhang kahit na ano sa lugar na ito. Masyado pa siyang mangmang at mahina para makipagtagisan sa amin. Wika ng pinunong Antingero. Nang marinig naman ng mga demonyo ang sinabi nito, dahan-dahan naman yung nagpalit ng kanilang mga anyo. Kisap mata lang noon ang pagitan nang bumungad sa harapan nila Manong Buti ang mga balat kayong itsura ng mga nilalang. Matapos itong masilayan ng tatlong magkakaibigan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang wangis ng magbubukong minsan nilang nakita sa Maynila. Naroon din ang pagmumuka ng iilan nilang naging koneksyon sa iba't ibang lugar na siya namang nagbigay ng labis na pagkabahala sa kanilang mga sarili.
Matapos nilang masilayan ang mga nilalang, bigla naman nilang nakita ang isa sa mga ito na dahan-dahang gumagalaw habang nagwiwika ng, "Kumusta?" Di pa man natatapos ang pagsasalita noon ng demonyo, bigla naman itong naantala ng lasapin ito ang isang napakalakas na pagsapak na nanggaling sa kamao ni Manong Armando. Gulat na gulat noon sila Manong Buti sa kadahilan ng napaka-imposible para sa kanila na magawa yun ng matanda. Kung hindi siya nagkakamali, ilang pulgada din noon ang layo sa kanila ng mga demonyo, kaya na may imposible talagang mangyari ang ganoong bagay. Pagbalik ni Manong Armando sa kanyang dating kinatatayuan, bigla naman itong napatingin sa tatlo habang nagwiwika ng, "May laso ng anumang salitang maririnig nyo na nanggagaling sa mga bibig ng demonyo. Kung maaari, huwag na huwag nyo silang bibigyan ng pagkakataon para makapagsalita. Sa ngayon mga iho, nakikita nyo na ang kalakasan ng aming mga mutyang tangan. Napapanahon na para magpakitang gilas ang matandang inyong hinahangaan." Okay! Alam na, sa episode 37, umaati ka bong bakbaan to. Para di kayo mabitin, sunod kagad natin yun. Ngayong gabi lang din, kundi man ngayong gabi, mamaya madaling araw. Basta magkasunod yan dalawa. Yun lang. Salamat.